biyaya, awa habag pagkupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yawa. Sa magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pumpaksa sa araw na ito ay hinggil sa bawat reliyon na itinatag ng iba't ibang sekta, paniniwala, pananampalataya. At sa tuwi-tuwi na po natin ay sinasabi natin na hindi po tayo namimersonal. Ang atin pong naging batayan kasi ay ang kasulatan. Sabi ng mga mararaming reliyon na batayan din po nila yung kasulatan. So, pag-aralan natin mabuti, alin ba sa kasulatan ang ginagamit nila at hindi nila ginagamit? Sapagkat, siyempre, yung bunga, doon natin makikilala kung alin ba talaga yung tama doon sa mga reliyon na nakatatag ngayon sa sanlibutan at sa buong mundo. At kalimitan po ay dito sa Pilipinas nang galing yung iba't ibang mga tanyag na mga ngaral. So, umpisan po natin doon sa sulat ni Pablo kay Timoteo. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So ito ho ang maging sukatan natin doon sa gagawin nating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ang tanong po natin dito, yun po bang mga nakatatag ng mga reliyon, sekta, ngayon, sino po ba sa kanila ang tama? Yan po ang ating paksa. Sino po ba sa kanila? Para mapadali po natin yung ating pagsasaliksik, at alam ko naman na napakarami ang nagsasaliksik, sapagkat doon sa ating mga video na mahigit na 400 ay makikita natin doon sa YouTube Analytics na talagang sa ngayon ho, sa ngayon yung mga viewers na nakikita ko ay talagang nagsasaliksik. Ano? At bilang pagtulong doon sa mga nagsasaliksik na ng kasulatan ay maging gabay nawa itong ating ginagawang pag-aaral. Nung unang siglo nang si Yahwasay ay mangaral, ano po ba ang kalagayan nila sa pamumuhay? Ayan. Eh, siyempre, yun yung ating titingnan ho eh, dahil dun sa bunga, dun natin makikita ho eh. 8:19 ang Mateo, at lumapit ang isang eskriba at sa kanya'y nagsabi, Guru, susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Yahwasay, may mga lungga ang mga sora at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Marahil nababasa ng napakaraming mga mangangaral yan o ng mga founder o ng mga ministro, pastor, kibit-balikat sila dito sa talatang 8:20. Biro mo yung anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Ano ibig sabihin ng salitang walang kahiligan ng ulo? Ibig sabihin, eh kasi tayo medyo mapalad pa sapagkat meron tayong unan na kinalalagyan ng ating ulo pag tulog. Eh dito binabanggit na walang kahiligan ng kanyang ulo. Eh kung unan nga, eh wala. Eh lalo siguro bahay. Ano? Yun lang naman ang ibig sabihin mo dito. So kung walang unan, walang bahay. Kasi unan nga, hindi makapag-provide, hindi lalo na yung bahay. O ganun kahirap. Ganun ipinakikita dito sa 8:20 yung pamumuhay. At makikita naman natin magmula doon sa kanyang pagsilang, sabsaban,
yung mga koral ng mga hayop, kumbaga, pakainan. Ano? Nakita natin yung sistema ho doon. So ito ho yung ano, ito ho yung Diyos na nakitulad sa tao. At base nga ho doon sa pangalawang Korinto 8:9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Yahawashay, na bagaman siya'y mayaman, bakit mayaman? Eh, siya ho yung may-ari ng sanlibutan eh, ng buong mundo, ng lahat ng nakikita natin ngayon. Bakit? Siya yung lumikaw eh. Siya yung manlilikha. Gayon may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Nababasa rin ho ito ng mga mangaral, ng mga pastor, ng mga ministro, ng mga pare, ng mga brother. Ano sabi diyan? Gayon may nagpakadukha dahil sa inyo. Bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo. So baligtad. Walang kahiligan ng ulo, bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo. Ito ho yung ipinangangaral ng marami binabasa sa pulpito. Itong mga talatang ito. Sulat ni Pablo, sulat ni Mateo. Ano? Yan. Ngayon, si Pablo mismo, ano ba ang naging kalagayan niya nung siya'y namumuhay dito noong unang siglo? Yan. Sa 4:11, hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Ibig sabihin, kung wala silang tiyak na tahanan, walang sariling tahanan dahil walang tiyak na tahanan. Di ba? O yan. Nangagugutom kami. Ibig sabihin, kung nagugutom ka, financially, incapable ka. Ano? Nanguuhaw at mga hubad. Anong hubad? Hubad, literally. Siguro, sabihin natin, ang kanilang mga pananamit ay hindi katulad ng napakaraming mga mangaral. Ano? At buffeted na tinatawag. O, 12. At kami na nagpapagala, nagsisigawa ng aming sariling mga kamay, bagamat inuupsala ay kami na nagpapala. Bagamat mga pinag-uusig ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri ay aming pinamamalikan, kami naging tulad ng yagit sa sanlibutan. Sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Tatandaan nyo na sulat ito ni Pablo sa mga taga-Korinto noong unang siglo. Dati-dati ho, itong talatang ito, binabasa pa ho ito noong isang founder ng relihiyon. Noong yumaman na, hindi na mabasa. Kasi saliwa na doon sa kanyang pamumuhay. Diyan po umiinog yung ating ginagawang pag-aaral. Para mapadali, yung inyong ginagawang pagsusuri, kung kayo man ay nagsusuri, huwag ho ninyong yung tinatawag na pagiging panatiko. Sapagkat yung pagiging panatiko ninyo ay hindi nyo ikaliligtas. Kung kayo po ngayon ay naghahangad nung sinasabing buhay na walang hanggan, tanggalin po ninyo yung inyong pagiging panatiko dun sa inyong leader, dun sa inyong relihiyon. Ano? Kasi meron ho kong nabasa na siya daw ang wika ay nung ipanganak ay Iglesia ni Cristo, nag-aral Iglesia ni Cristo, lumaki nag-Iglesia ni Cristo, nag-elementary Iglesia ni Cristo, nag-college Iglesia ni Cristo, nagtrabaho, Iglesia ni Cristo, hanggang sa mamatay, Iglesia ni Cristo. Ano sabi nila? Dito na ang wika ako, nabuhay, dito na rin ako mamatay. Katoliko, ganun din po ang paniniwala. Dito na ako sinilang, dito na rin ako mamatay. Nakuha niyo ba yung punto ko? Pag sinabi mong diyan ka na mamamatay, talagang mamamatay ka diyan. Wala kang buhay.
Kasi kamatayan yung sinabi mo eh. Hindi mo man lang sinabi na, oh, dito na ang wika ako isinilang, dito na ako mamatay at muling mabubuhay. Wala ho yun. Talagang ipiniryod nyo na dito na ako mamamatay. Eh, kaya nga, sabi ko nga ho, tanggalin po ninyo inyong pagiging panatiko at pagka natanggal nyo po yan, nagmimistula po yan, ano eh, harang sa inyong mga puso. Mm-hmm. Para bagang kung sa mata ay katarata, na wala na kayong ibang nakikita, kundi yung inyong reliyon, na magaling yung inyong reliyon, na ipinagmamalaki nyo yung dami at rangya at yaman. Ano? Ng inyong reliyon. Eh, hindi po kayo maililigtas niyan. Sa kasalanan, ha? Sa kasalanan. Hindi natin pinag-uusapan ho dito yung impyerno na ipinangangaral nito mga mangaral, kundi doon sa kasalanan. Sapagkat yung impyerno, inimbento lamang ho yan. Lamentation 3:45, iyong ginawa kaming parang tapon at dumi sa gitna ng mga bayan. Ito ang mga naranasan ni Kristo at ng mga alagad noong unang siglo. At mamaya ho ay isa-isahin ko sa inyo yung mga ngaral, mga founder na taliwas dito sa ating nababasa. Ano? Ayan. Isa-isahin natin. Unahin na po natin ang Iglesia ni Cristo. Hindi naman siguro kaila sa inyo kung ano po ang pamumuhay ng INC sa buhay dito sa mundong ito. Yaman, napakayaman, nasa 7,000 na yata ho yung kanilang congregation. Ano? So, taliwas ho ito doon sa ating pinag-aaralan o nabasa. At ang ikalawa ay si Eddie Villanueva. Ganon din po, yung pamumuhay niya ay hindi rin ayon doon sa nabasa natin. Ito mga ito ay mayroong mga eskwelahan, may mga lupa, talagang mayayaman po. Hindi maipagkakaila na talagang sila ay mayayaman sa sanlibutan ito. Ano? At isa pa ay ito, kilalang-kilala nyo ito sapagkat ito yung inangkin niya yung pagiging appointed son of God and then siya pa ang wika yung nagpahinto ng lindol sa Dabao noong nakaraang ilang araw nitong buwan na ito. At nakikita nyo rin yung rangya at yaman ng mangangaral na ito. So hindi mapagkakaila sapagkat nasa bunga yung bunga nila. Isa pa po ito. So, sa madaling sabi ho, itong ating mga ipinakikitang mga personalidad. Tatandaan po ninyo, sabi nga ho sa inyo, hindi tayo na may personal. Lahat ng ito na ipinakikita natin dito ay mga mayayaman na. Hindi ka kasi magiging makapagpapatayo ng isang napaka-gara na sambahan kung wala kang milyon. O ganun din po ito. Founder po ito ng Seventh-day Adventist. Ganun din, may mga simbahan, may mga ari-arian, talagang mayayaman at may mga eskwelahan, merong mga hospitals. Lahat ng itong ating pinakikita, oh, may mga eskwelahan yan, may mga hospital, maraming mga sambahan, ano, na milyon-milyon ang halaga. Ito rin, oh, sa saksi naman ni Jehovah. Ganun din. Sabi ko nga sa inyo, sa bunga makikilala. Ano ba yung bunga? Yung mayayaman. Ayan. So, siguro ang tatanungin natin, bakit ba sila nagsiyaman? Ano ba naging dahilan? Sa loob ng napakaikling panahon, meron silang bilyong-bilyong pag-aari sa mundong ito. Ayan. Saksi ni Jehovah ho yan. At itong ito po ay si Wilde Almeda ng Jesus Miracle Crusade. Na ganun din, may mga naging yaman na rin sapagkat mga humihingi ito ng 10th bahagi.
Ayan. Ilan lamang ho ito sa mga personalidad na nangaral dito sa Pilipinas at hindi lamang dito sa buong panig ng mundo. Ano ho? Ayan po. Marahil, nabigyan ko po kayo ng kahit kaunting comparison sa buhay ni Kristo at ng mga alagad tungkol dun sa kanilang pamumuhay. Ang ating pong pinag-aaralan lamang naman ngayon ay yung bang naging pamumuhay ni Kristo at ng mga alagad, katulad din ba ng mga pamumuhay nung nagsipangaral at gumamit nung kasulatan? Hindi po. Malaki po ang pagkakaiba nila. Bakit po ganun na malaki ang pagkakaiba? Sapagkat hindi ho nandaya si Kristo at maging yung kanyang mga alagad nung unang siglo. Sa anong pandaraya ho ba tungkol ho dun sa pananalapi? Marami ho kasing inimbento itong mga founder na ito na mga pananalapi. Yun ho bang paghingi dun sa kanilang mga miyembro na wala naman pala sa kasulatan? Yun ho ang naging pinagmula ng kanilang yaman ho eh. Kasi hindi ka naman talaga yayaman sa pangangaral kung ang gagamitin mo, yun talagang sukatan o yung kasulatan na magiging sukatan ng ating ginagawang pangaral. Hindi ka yayaman. Ano? Paano kang yayaman eh? Wala ka namang hinihingi. Wala naman silang aral na tuwing may pagkakatipon, kinakailangan manghingi ka doon sa kanilang mga miyembro. Wala kang mababasa ho nun. Oh. So, ibig sabihin, saan galing yung mga milyon-milyon at bilyong-bilyon na pag-aari nitong mga mangaral na ito? Samantalang sinasabi nga ho dito, at sinabi sa kanya ni Yahwasay, may mga lungga ang mga sora, may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapat ang anak ng tao, walang kahiligan ang kanyang ulo. Walang unan, walang bahay, walang tirahan. Magkaroon na lakay ng comparison. Ngayon, pagka tinanong niyo ako, Brad, sino sa mga relihiyon na ito ang nangaral na katulad ng pangangaral ni Kristo at ng mga alagad? Sasabihin ko po sa inyo, tahasan, at yun naman ang totoo, wala po ni isa. Wala. Kasi makikita niyo yung bunga, ano, yung bunga na ginawa ng mga alagad, kung sila ay nagsiyaman ba. May marangyaho ba silang pamumuhay? Wala eh. Di ba yung ating binasa kanina, nagmistula silang yagit? Ano? Alam natin ang yagit. Alam na marami yan. Yung ibig sabihin ng salitang yagit. Ayan o, sa 13, bagamat mga sinisira ang puri ay aming pinamamanikan, kami naging tulad ng yagit sa sanlibutan. Mahirap abah. Sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Sulat ni Pablo yan. Oh, nakaranas sila ng nagugutom, nakaranas sila ng nanguuhaw, nakaranas sila ng andamit ay sabihin natin ay iilan. At pagkatapos, wala pang tiyak na tahanan. O di, kabaligtaran. Kaya nga, sino sa mga reliyon na ito ang nangaral ng ayon kay Kristo at sa mga alagad? Wala. Zero. Wala po. So, paano magkakaroon ng salitang kaligtasan? Oh? Wala. Ni isa, wala man lamang kung nakatugon doon sa ating batayan o sukatan. Di ba? Wala. Kahit isa. Kaya ho, yung ibinibigay ko na ho sa inyo yung pagpapasya. Ano, kung kayo ba ay magiging panatiko doon sa inyong reliyon, sa inyong pananampalataya,
o doon sa sinasabi ng kasulatan? Kasi, paano kayo maliligtas sa kasalanan? Namumuhay po kayo sa pagkakasala, sapagkat ang nasundan po ninyong mga aral, nasundan ninyong mga ibinabahagi ng inyong mga aral ay wala sa kasulatan. Ano? Hindi mo mababasa, lalong-lalo na pagdating dun sa pananalati. So sana po ito ay makatulong kahit bahagya dun sa inyong pagsusuri. Kasi nakasalalay dito yung ating tinatawag na kaligtasan sa kasalanan. Ano? So muli po, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh, isang magandang araw po sa bawat isa.